Bago ko simulan mga boss, is kunting trivia muna tayo or kunting kaalaman lang na ang torque wrench ay ginagamit para makuha natin ang tamang higpit ng ating mga bolt or nut na hinihigpitan. So ngayon mga boss, ipapakita ko muna sa inyo ang mga basic parts at function ng ating hands torque wrench. So ito yung kanyang selector knob. So ito yung pag-select kung saan pwede mo siyang gamitin pang counter, clockwise na revolution, at kaya mo din siyang i-select pang clockwise na revolution mga boss. Itong ating hands na torque wrench mga boss ay mayroong drive na 3 port. So sa madaling salita mga boss, hindi siya pwede sa pang 1 half na mga socket. So kaya meron siyang ganitong adapter mga boss na reducer pang 1 half drive. So kung meron siyang ganito, pwede mo na siyang gamitan ng mga socket na pang 1 half din. So dito mo lang siya ikabit. Ganyan. At saka ang pinakamahalagang bagay ng ating torque wrench ay dito sa kanyang dulo, which is nandito ang kanyang timbal scale at saka ang kanyang main scale. And then dito sa pinaka dulong bahagi is nandito din ang kanyang lock knob, which is ito yung ginagamit pang lock para niikot yan mga boss, para ilock, para hindi na maikot itong ating timbal scale. So ngayon, ito yung pinaka importanteng bahagi mga boss, ang kanyang main scale at ang kanyang timbal scale na mga reading, guhit, graduation at mga number na nandito. So, ating tatalakayin kung paano ba ito gagamitin at paano natin isiset sa tamang torque, sa tamang setup para makuha ang iyong torque na paggagamitan sa bolt at saka sa mga nut na iyong hinihigpitan. So, tara! So, itong ating hands na torque wrench mga boss is merong range ng 50 foot-pounds to 300 foot-pounds. Yan mga boss. So meron din to sa kabila mga boss na reading ang meter kilograms, yan, meron niyang range na 6.9 to 41.4 meter kilograms na torque. So dito tayo magpo-focus mga boss sa ating foot pounds na reading kasi ito yung usually na ginagamit natin. At saka mga boss, kung gusto niyo rin ng Newton meter sa ating metric na reading, is meron din tayong video para dyan, which is ito namang ating Plyman na torque wrench ang ating ginagamit sa Newton na reading. So pwede nyo rin puntahan, ilalagay ko lang ang link sa ating description box. Timbal scale mga boss, ito yung umiikot, ito yung gumagalaw, ito yung sinisit up natin. Ayan. Main scale naman mga boss is ito yung stationary lang. Yan. Ito yung may mga guhit. Meron ding mga numbers. At merong tatak na foot-pounds na reading. So sa pag-setup nitong torque wrench mga boss ay napakadali lang. Itong timbal scale lang ang ating gagamitin para makuha natin ang tamang reading ng ating bolt na gusto nating i-torque. So ngayon mga boss, simulan muna natin sa mga graduation at guhit dito sa ating timbal scale. Meron yang 0, tapos 5, tapos 10, tapos 15, and then 20, at saka 0 na naman, and then 5, 10, 15, 20, and then 0. So, sa kalahating revolution, 0 to 20, sa sunod na revolution, 0 to 20 na naman. So, dito naman tayo sa ating main scale. Kung makita nyo yan, meron yang numbers na 50, yan, tapos meron yung guhit. Tapos merong straight line dito sa gitna. Yan. So yung guhit sa gitna ang pinagbabasihan natin ng reading mga boss. Okay? So dito sa ating left side mga boss is 50 foot-pounds. And then dito naman sa ating right side ay 75 foot-pounds. And then nandito na naman sa kabila mga boss is 100 foot-pounds. And then sunod is 125 foot-pounds hanggang aabot na yan sa 300 foot-pounds mga boss. So kung anong torque ang gusto mong kunan or kunin sa iyong nut or sa bolt is dito mo lang pagbabasihan sa gitnang bahagi na guhit mga boss at saka itong mga guhit dito sa ating timbal scale. Dapat magtapatan ang dalawang yan mga boss. Ito tsaka dito. So ang diskarte na ito mga boss, kailangan magamit din natin itong edge ng ating timbal scale.
So, kung nakita nyo yan mga boss, yan. Itong bahagi na to. So, itong bahaging to, ganyan. So, yan ang pinaka-importante na part ng ating torque. Kailangan didikit ang bahaging to dito sa guhit na to. Yan. Kung nakita nyo yung guhit na yan, yan. So, dito sa unang guhit, dito. Idikit mo yan dito. Kahit sa ang guhit dito mga boss, yan. Dikit mo yan dito. Basta, sa desired na torque ng nut or bolt na pagkukunan mo ng torque. So, ngayon, for example mga boss, gusto natin makuha ang 50 foot-pounds na torque. So, ngayon, ikutin natin ang ating timbol ng pa-clockwise. Yan. So, 50. So, nakikita nyo ang guhit na yan mga boss. Ito. Yan. Ito ang ating 50. So, dyan natin itapat ang 0. So, ayan. Kung napansin nyo yan mga boss, nawala na yung guhit. So, ibig sabihin, lumagpas na tayo. So, kailangan ibalik natin yan. Ganyan. Tapos, set natin tong 0. Ganyan. So, nag-align na ang dalawa mga boss, di ba? Itong 0 na graduation dito sa ating timbal scale at itong linya dito sa ating mean scale, yan, yung straight line at saka dito sa edge na to ng ating timbal scale at saka itong guhit na to sa ating mean scale, yung apat na yan ang pinaka-importante para mag-sitting ng torque sa isang bolt. So, ayan. Ito ang 50 foot-pounds. So, sana nakuha nyo mga boss. So, another example, gusto natin ng 75 foot-pounds. Punta tayo dito sa ating mean scale. Meron yung 75. Yan. 75 yan. Itong guhit na to. So, 75. Dahil nandyan ang reading na 75, didiritso tayo dyan. So, ikutin naman natin ang ating timbal scale. Papunta dyan sa guhit ng 75. So, kung napansin nyo, andyan na ang 0. So, ipantay lang natin sila. Yung 0 line at saka itong straight line sa gitna ng ating mean scale at saka itong edge ng ating timbal scale, yan, ay nagtapat din dito sa guhit ng papunta sa 75 foot-pounds. So, yan na reading ay 75 foot-pounds. So ngayon, what if ang reading na kukunan mo is wala dito sa mga numbers na to? Wala dito. So for example mga boss, kukuha ka ng reading na 80 foot-pounds. So babalik tayo mga boss ha. So balik tayo sa 0. Yan. So ngayon mga boss, so ngayon kukuha tayo ng 80 foot-pounds. So automatically mga boss, iikutin natin siya ng clockwise, papunta sa 75. So, which is nandito ang 75. Yan. So, 75 at nandito naman ang guhit niya. So, 75. So, punta tayo dyan sa 75. Kasi yan ang pinakamalapit sa 80 foot-pounds. So, ayan. Ipantay natin ang zero line. Yan mga boss. So, 75 foot-pounds yan. So, para makuha ang 80 foot-pounds, mag-a-add lang tayo ng 5. So, which is itong 5 na number dito sa ating timbal scale, yan, guhit na yan na 5, yan ang ilagay natin dito sa gitna. Yan, yan ang i-align natin dito sa gitna para makuha natin ang 80 foot-pounds. Dagdagan lang natin ng 5 foot-pounds itong 75 foot-pounds. Yan. So, ganyan. Nag-align na sila, di ba? So, yan ang 80 foot-pounds. So, hopefully, nag-gets nyo mga boss, no? So, what if mga boss, ang kukunan mo ng torque is 95 foot-pounds. So, for example, dito lang tayo, ganyan. So, 95 foot-pounds. O, tingnan natin dito mga boss, kung nandito ba ang 95 foot-pounds. So, wala, di ba? So, dito naman sa kabila, tingnan din natin. So, wala din 95 foot-pounds. Merong 100 foot-pounds. So, automatic mga boss, mag-iikot na naman tayo. So, pupunta tayo sa pinakamalapit ng 95 foot-pounds.
which is itong guhit ang pinakamalapit niya is itong 75. So punta tayo sa 75 foot pounds. Yan. So 75 foot pounds yan mga boss. Para makuha natin ang 95 foot pounds, ga-add tayo ng 20 dito sa ating timbal scale. So itong 20 na guhit ang ating ilalagay dito sa gitna ng ating main scale para makuha natin ang 95 foot pounds. So 75 foot pounds ng ating main scale plus 20 foot pounds ng ating timbal scale, yan equals 95 foot pounds. So ngayon automatic mag-iikot tayo papunta sa 20 foot pounds. So 75 plus 20 foot pounds, yan. So kung napapansin niyo mga boss, nawala na ang guhit ng 75 foot pounds, di ba? Kasi papunta na tayo sa 95 foot pounds. So ito lang, itong 20 na guhit ang itapat natin diyan, yan. So itong reading na to is 95 foot pounds yan. So malapit na yan sa 100 foot pounds, which is nandito siya mga boss, di ba? So ngayon mga boss, pwede ding yung 95 foot pounds kanina is didiretso tayo dito sa 100 foot pounds, yan. So ganyan. So yan. So itong reading na to mga boss is 100 foot pounds yan. So pwede mo rin yang i-subtract or minus mga boss, no. So minus mo lang siya ng 5 para makuha ang 95 foot pounds. So paano naman i-minus mga boss? So counter revolution lang or counter clockwise lang dito sa timbal scale. So ibig sabihin minus natin siya ng 5 dito tayo sa 20. Yan. Para makuha natin ang ganyan. So yan ang 95 foot pounds. Pwede din yan mga boss. Plus at saka minus lang ang gamit natin dito mga boss. Itong kilograms mga boss is conversion lang to dito sa ating foot pounds. So kung ang kinukunan mo ng torque ay kilograms, nandito din ang kanyang torque reading sa kilograms. So ayan lang, napaka basic. So sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo ay paki-like and share sa inyong mga kaibigan para alam na rin nila. At saka huwag nyo kalimutan mga boss na i-subscribe ang aking channel. So maraming salamat, God bless and mabuhay. Peace.